Ano-ano nga ba ang mga pathways para makapag-Canada at maging Canadian citizen? Ang maikling sagot, walang shortcut. Kahit makapangasawa ka pa nga ng Canadian citizen, dadaan at dadaan ka pa rin sa pagiging permanent resident. At para maging permanenteng residente ka sa Canada, meron kang dalawang options. Ito yung federal options at ang provincial options. Unahin na muna natin ang federal options. Ito ay ang express entry at meron tatlong subcategory. Ang unang category ay ang express entry without job offer. Ito yung mga aplikante natin na malulupit. Para makuha ito, kailangan mo ng kombinasyon ng mataas na pinag-aralan tulad na lamang ng double degree o kaya may masters at idagdag na rin ang mataas na IELTS. Number 2, express entry with job offers. Dito naman papasok yung mga aplikante na may mga job offers. Dito sa category na to, kailangan mo ng LMIA or meron din naman mga LMIA na exempt. Halimbawa na lamang yung mga intra-company transfer. Pangatlo ay ang Canadian Experience Class. Ito naman yung mga skilled worker natin na nakakuha na ng experience sa Canada at eligible na para mag-apply bilang permanent resident. At ayon nga sa statistics, nasa 3 to 5% o naglalaro lamang sa 3,000 hanggang 5,000 na aplikante ang nakakalusot dito. At kung nahihirapan ka makalusot sa federal option, meron din namang tinatawag na provincial options, na kadalasan ay mas mababa ang requirements kaysa sa federal. Pero parehas lang naman ang ending, ang maging permanent resident. Sa ilalim ng provincial options, meron ding tatlong kategory. Ito ay ang provincial selection from express entry, provincial nomination, non-express entry, at provincial occupation, non-express entry. Sa kategory na to, kailangan mong may active express entry sa federal options, regardless kung ano yung score mo doon. Halimbawa na lang sa British Columbia, kailangan mo lang pumasa sa BC points at magkaroon ng job offers. Sa Saskatchewan naman, dapat maabot mo yung 60 points at kasama sa occupational list ang work experience mo. Ganun din sa Ontario, kasama dapat sa occupational list ang experience mo. Nova Scotia, kailangan mo ng job offers at kasama sa occupational list ang work experience mo. At ganun din sa New Brunswick, kailangan mo ng job offers. Provincial nomination, non-express entry. Sa madaling sabi, hindi mo na kailangan ng active na express entry profile. At sa lahat ng programs, ito yung sa palagay ko ang pinakamaganda kasi sa lahat ng province ng Canada ay nag-offer ng ganitong program. Kaya kung ako sa'yo, bisitahin mo lahat ng website ng mga provinces ng Canada. Meron din naman mga special province katulad na lamang ng Ontario at BC. Pag meron kang masters, malaki ang chance mo makapasok dito. Sa Alberta naman, ay meron naman silang tinatawag na trade stream. At sa New Brunswick, kailangan mo ng special connections tulad na lang ng mga kapuso at kapamilya. So malaking advantage mo nito pag meron ka. Panghuli, ang provincial occupation na hindi mo na kailangan ng express entry. Ang mga province na meron nito ay tulad na lamang ng Saskatchewan, Nova Scotia, New Brunswick, at Manitoba. At dyan po nagtatapos ang ating video. Kung gusto nyo ng mga ganitong video, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify kayo para sa future updates namin. Mag-upload ako ng isang video kada linggo. At kung meron naman kayong mga paksa na gusto nyo nating talakayin, i-comment lamang nyo sa baba at mag-iwan na rin ng isang mensahe.